Ring up, subscribe po na Sun Randa PH. Yan sa YouTube channel, isa po siyang ring up partner na pangunan ni Kuya Bal. Welcome. Welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Yun, magandang araw po mga kalingap. Welcome po sa aking channel, Nelson Miranda Vlog. Po. Yan, bali po pupuntahan po natin si Joanna, yung kung na-vlog ko po nung isang araw. Po, kakausapin ko po sila kung gusto nila pong tumira sa Batangas. Yan. May kukup-kup po kasi sa kanila mga kalingap. Yan. Ibigyan pa po ng trabaho po yung asawa ni Joanna. Po. Bali po hanapin po ulit sila sa may tulay, sa may footprints, kung saan ko sila nakita, kung saan ko nakita si Joanna na namamalimos po. Yan, mga kalingap. Samahan nyo ako mga kalingap. Yan, tara. Yan guys, nandito na tayo kung saan po nakita si Joanna namamalimos po. Yan po, yan po sa footprints na yan mga kalingap. Ayan sila. Ako na si Joanna mga kalingap. Kumusta? Tulog pa? Hello. Ayan. May nakapaluto sa video mo, Juan. May nag-comment doon. Gusto ko yung yatang kukupin. Anong gusto nyo? Umuwi sa inyo o magtrabaho? Possible po. Kasi sinisip ko namin mag-asawa na kahit po kaka-uwi kami sa amin kung wala naman po kami trabaho. Kaya po, possible po kung may trabaho, doon na lang po kami. At least makaipon po kami. Doon na lang kayo? Kasi yung asawa mo, papasok sa construction, kaya ka ba? Construction? Si Ate... Si Ate Shirley Segundo Pita, yan, gusto kayong kupkupin. Anong gusto nyo? Anong balak nyo? Uuwi sa inyo o sa Batangas? Sa Batangas to, sa Tanawan. Magdadbalay, papasok siya ng trabaho yung asawa mo. Anong gusto nyo? Nag-usap po kami kagabi na magtrabaho na lang po kami kasi ilang breadwinner po, hindi po ba tumatay yung parin yung breadwinner kaya mag-asawa na kami sa bawat pamilya namin. Ngayon po, kasi wala rin po kami trabaho, hindi namin masusuportan yung kailangan din sa pamilya namin. Kaya po, gusto po namin sana na doon po sa kay Ate Shirley Segundo Pita. Pita na gusto ko po sabihin na gusto po namin yung asawa magtrabaho sa inyo at tagamit po yung ano, pagpapos sa amin para po sana makaipon ng pera. Yes. So ang gusto niyo mag-work muna kayo para makaipon. Yes po. Saan kayo kumuha ng pera niyo papunta papaluwas dito sa Maynila? Ang utang po yung asawa. Utang po ako sa dati kong amo. Dati mong amo? Opo. Magkano man na utang mo? 25,000. 25? Laki rin ah. Paswa po kasi. Ha? Mahal po kasi yung swab test. Swab test? Kumuha po kami ng... Magkano yung hiningi sa iyo guys? 10,000 yung hinihintin sa akin. Yung... Saan yung sino humingi yung... Yung nag-hire. Nag-hire sa inyo ang 10,000? 10,000 po. Hindi yun na nakita yung nag-hire sa inyo? Wala na. Tapos yung pangalan niyang ginamit, hindi yun. Hindi, di ba? Di ba. Ibang pangalan. Grabe naman. Yan mga kalingap. Oh. Tapos saan kayo kumukuha ng pambili nyo ng pagkain? Ako po, minsan po nang hindi po yan sa baba kung saan nyo po ako nakita sa karangin. Pero, wala, pumukulot kami sa basurahan. Namumulot kayo sa basurahan? Yung mga tira-tira pagkain ng kumakain sa mga ano, inasal, gano'n. Grabe no? Naranasan niyo 'yon, ganun. Ako rin siguro pag
siguro kung nangyari din sa akin, baka gawin ko rin yun. Magagawa talaga kung wala ng pagkain. Pambili? Ay, eh, yung una nang dating dito, tatlong araw kami hindi nakakain. Di ba tatlong araw? Umikot kami, nakakita kami pagkain doon. Kinatapon, kinain na namin. Yun ang kinukuha nyo para kainin? Kainin namin. Para po makasurvive. Isa naman po sa mamatay namin. Oo nga. Grabe, no? Nawala rin ba pati pera nyo? Yes po. Yung isang bag po kasi namin, doon ko po nilagay yung papeles, IDs namin, wallet, saka cellphone po namin. Ngayon po, yung sobrang pagod po namin naghanap dun sa nag-hire sa amin, sa punto. Bali yung asawa ko po, ginawa niya po inan yung bag na yun. Ginaunan? Opo. Hindi po namin naramdaman. Umagahan, wala na yung bag. Bali sa Tundo na wala yung bag nyo? Apo, sa simbahan ng Tundo. Simbahan ng Tundo? Nung po kami naluluko sa building ng harap. Hindi marami luko-luko dun sa Tundo? Then nag-report po kami sa police. Sabi lang po eh, wala po silang magagawa kasi since wala po CCTV. And then sa barangay naman po, hindi kami ng tulong para makauwi lang. Sabi po sa amin ng barangay captain, hindi namin kasalanan kung tanga-tanga kayo. Alam nyo nang ganito sa Maynila, punta-punta pa kayo. Yan o. Hindi na nga po kami tinulungan, sila pinagsalitaan pa po kami ng hindi maganda. Hindi kayo pumunta kay Mayor? Doon si sa Mayor ng Gondo po. Sa Maynila, si Espo. Ay, hindi ko po kasi alam, hindi po ba? Hindi alam. Hindi po talaga first time po kasi namin mapunta rito sa Maynila. Ay, first time nyo? Walang-wala po talaga kaming alam. Kaya yun. Dapat nung bago kayo pumunta sana dito, inalam nyo muna lahat kung ano yung background nung nag-hire sa inyo. Kasi maganda naman po kasi sa mga online post po kasi nga eh. Maraming nato-comment na, yes, legit. Legit po. From state po, ganito. Nanatulungan ni sir, ganito, ganun. Tapos may pinakita po PIR, yes. Lahat po, parang legal po talaga siya. Kaya hindi po namin expect na maluloko po talaga kami. Ganon? Kasi more on talaga sa mga nagko-comment, hindi lang po talaga. Meron din po akong nakausap na isa sa mga nag-comment na nagbigay ng patunay na like, church niya from province, tapos kung ano yung narating niya sa kayo. Eh baka kasamaan nila yun. Kasama talaga. Ang masama kung kasamaan nila yun. Wala. Kaya po yung mahirap eh. Ngayon ko lang yung na-realize. Mahirap kaya dito sa Maynila. Pag wala kang pera dito, hindi ka mabubuhay. Mas maganda sa probinsya dahil kahit magtanim ka ng gulay doon. Eh dito, pag wala kang pera dito, wala na. Kailangan pag nandito ka sa Maynila, may trabaho ka dito. Sa probinsya kasi kahit wala kang trabaho, pwede kang mabuhay doon. Oo. Kaputing kahoy. Oo. First time yung pala pumunta dito sa Maynila. Ayan mga kalingap. Ito yung pong istorya po nila, mag-asawa, nila Juan. Ang pangalan mo kuya? May totoo kong pangalan, Alex. Ang totoo mong pangalan? Alex. Malayo niya po dyan. Ang palayo niya dyan. Bakit alayo naman? Alexis dyan. Kasi June ako pinanganak. June. Kaya... June. June din ako eh. Dyan naman yung pinangalan sa akin. Ako June. June din. June 14. June 14? Yes. Magka-birthday po. Magka-birthday pala tayo. June 14 din ako. Ilan taong ka na ba? Ay, nag-24 na ako. 24 ka pa. 24 ka pa lang? Bata nyo pa, no? Ikaw, Juan? 23. Magka-birthday pa tayo? 97 ako. 19? 97. Hila-hulaan nyo kung ilang taon na ako. 30 plus. Ha? 30 plus. 19. Ano kasi?
Siguro po ano po na eh. 25. Ako? Yan. Grabe naman. Ang bata ko naman kung 25. Makahula ko bibigyan ng mechanics sa tangan. 25,000. Wala akong pera eh. Wala ano. 25 kuya. Matanda na ako. Matanda ka na? Malapit na ako mag-senior. Malapit na mag-senior? Oo. Oh, oh. 45? Hindi. 58? Hindi. 51? Oh, malapit na mag-senior eh. Malapit na. 51 years old. 51? Mas panganay yung panganay papa mo. Panganay mo. 50. Oh, 50. Matanda na ako. Marami na ako mag-senior. Marami ka bang mararating? Malayo kang mararating. Mga Kalingap, yan. Ito po ang istorya po nila. Nila Juan. Saan kayo natulog kagabi? Sa Barangay San Martin. Barangay San Martin? Ba't dito hindi kayo natulog dito? Kagabi po kasi may tatlong klasik na naman po. Pinagsusipan po kami na siyempre sa sabrang tapon po. Direktipan kayo? Lagi na pinag-uusapan po sila na sabi sa mga kanipa. Ay nung unang araw nyo dito, saan kayo natutulog? Dito na po kami. Dito lang? Nakatulog naman kayo sa gabi? Unang gabi po, siyempre pagod ko. Nakatulog na. Nakatulog kayo? Unang gabi. Ayun, pangalawang gabi. Pangalawang gabi, hirap na po kasi. Nag-aalala ka. Yung isip ko po na mamaya. Oo, oh, may... Kasi bago lang kami. Oo. Oh. Lalo pat maraming mga klase na dumadaan. Sorry po, ilang beses na po kasi nilakawan ng damit. Nang? Mga damit. Dito? Opo. Hindi na ako pati sapato. O, saan yung mga damit nyo? Saan yung nilalagay? Ayun na po sa gilid. Pinagsabi ka na. Mali, apat po yan. Dalawa na lang. Apat na bag? Okay. Ilan natira? Dalawa. Dalawa na lang? Wala na po yung mga sapatos. Sapatos nyo? Pambahay na yung natira. Kundi pati po, basket, saka po. Inakap po. Wala kayong sapatos, saka chinilas meron naman. Meron. Ito po, napulot lang po namin kasi yung chinilas ko po ninakaw. Nakaw? Pag-usin ko po na kumaga, wala na. So, ito po, napulot na po namin ito. Napulot ni Joanne, sinilap niya. Binigay din ako. Ito po, binigay. Ay, binigay din daw. Sino nabigay? Yung may kakilala kaming dumadaan dito. Oh, binigay ng 40 pangkain. Binibigyan kayo? Kumain na ba kayo? Okay. Kumain na kayo? Kanina kumaga. Kanina ng umaga? Nabutan na umaga yung binigay. Gusto nyo kumain uli? Yes po. Tanghalian na, anong oras na ba? Alas 12 na eh. Hindi po pala yung rilo mo. Kain tayo, gusto nyo? Saan na naman? Doon na naman sa dati? Doon po kasi ano, masarap. Doon masarap? Mura ba ito? Mura doon. Pag ano po kasi, hindi po kami pinapansin ng mga dahil-dahil. Hindi, bawal kasi dyan, bawal sa Cochin ngayon pag wala ka pang vaccine. Hindi ka naman naman kami yung basura lang. Yung kinupulot nyo? Ako no, ano, yung last week po na mulot kasi na basura? Na Jollibee? Yung kinain ano nyo? Po, ano po, yun. Wala po nabigay sa akin ng asin. Buong araw po kasi ako nagsigay sa baba. So, sa doon, sa kabila? Kaya nyo naman magtrabaho kung baga, hindi ko nila alam na nilipot lang po na pinito, hindi ko talaga kasi matahin kami sisipin ako matagal. Saka, mahirap daw magtiwala. Yun po yung rasyon nila. Diba? Kung meron konti. Ano yun, sinisip-sip nyo ba to? Hindi, kinukuha namin yung laman. Yung konti-konting laman. Kasi hindi naman nakakain lahat. Tapos yung kanin, iniipon namin. Iipon din namin lahat yung basura. Pag naipon, tayo naman. At may meron nga po times na kumain po
kami ng panis. Panis? Opo, panis ng pagkain. May Jollibee ba dito? Tutom lang. Gusto nyo kumain sa Jollibee? Kaso hindi pwedeng kumain eh. Take out eh. Saan kayo kakain dito? Saan? Kung saan kami na molot, doon na rin. Saan may Jollibee dito? Makakainin ko ngayon sa Jollibee. Doon na lang sa restaurant. Sa restaurant. Mga kalinga, pakakainin ko sila. Abangan nyo na lang sa part 3. Sa part 3 na upload ko, mga kalinga. Pakakainin ko sila, kakain po kami. Hanap po kami ng makakainan, mga kalinga. Pasupport na lang po kay Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. Kalingap Rap, atin na vlogs, yan. Sa Bal Santos Vlog, yan mga Kalingap. Saka Pauline Till po, pasupport na lang po sa Pamilya Matubang. Maraming salamat po. God bless, bye-bye. May nag-comment doon sa kwan, sa video ko. Sa live ko ngapon. Tinatanong kung may cellphone kayo. Kung may contact kayo sa akin, sa inyo. Sabi ko wala. Sabi yung nanakaw yung cellphone nila kasama doon sa bag na nanakaw. Sabi. I guess kung nanakaw po yun, pero meron po isang mabait na police po kasi last week po yata yung nangyari may nag-stats po dito. Oh. Yung bago sa babae po na kinuhanan ng cellphone. And then, timing po nandito po kami at yung asawa ko po. Nakita po namin na sumisigaw yung babae kinuhanan ng cellphone sa baba. Tapos dito po kasi tumaan yung magnanakaw. Kaya po hinawakan ko lang asawa ko yung nagmatanggong nagnakaw sa paa. Tapos tutupo po. At dinala po namin ang police station. Kaya po yun. Binigyan po kami ng keypad ng cellphone. Pasok po ang nangyari, nalaglag po kaya ng blackout. Wala na pong makita. Sino nagbigay? Yung isang police po. Isang police? Yeah. Mabait din yung police mo. Station 7 po. Dito lang? Yes. Isa may kinainan natin? Apo, doon po, pababa. Minsan trabaho ka kahapon. Sa plato. Kinain natin kahapon. Ah, doon. Kinaanan lang po lang. Oo. Yan, mga kalingap. Yan po, yung istorya po niyong mag-asawa. Yan, abangan nyo na lang po sa part 3. So, kasi... Yan, maraming salamat po mga kalinga. Bye-bye. God bless po. Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe.